ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit na ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay, mga kamag-anakan na nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw na dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana itong Zacarias, gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina, "Hindi, tatawagin siyang Juan." Pero sinabi naman nila sa kanya, "Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan." Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, "Juan ang pangalan niya." Noon din nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasakanyang talaga ang kamay ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Noon din nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Nangyari ito matapos isulat ni Zacarias na Juan ang pangalan niya bilang sagot sa tanong kung ano ang gusto niyang ipangalan sa kanyang anak na lalaki. Juan nga ang pangalang itinakda ng Diyos para sa bata, nang ibig sabihin ay mapagpala ang Diyos. Ngayon na buong-buo na ang kanyang pananampalataya na kagagawa ng Diyos ang mahiwaga at kamangha-manghang mga pangyayari, handa na si Zacarias na ipahayag at patotohanan ang kadakilaan ni Yahweh. Ngayon wala na siyang pag-aalinlangan at hindi na rin niya mapipigilang ipaalam sa ibang mga tao. Nag-uumapaw ang kagalakan at pagpupuri niya sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos ng bayang Israel. Darating ang panahon na ang anak naman niyang si Juan ang magpapatotoo sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Jesus na siyang ang katuparan ng ipinangakong Mesiyas. Pagsasagawa. Kapag mabuting balita, gustong-gusto nating ipamalita. Ugaliin mong magbahagi ng mga balitang totoo, masaya at nakapagbigay ng sigla at pag-asa sa kapwa.